sabay na kukuri dahil inako ng Kristong hari kaligtasan ng kanyang lipi sa kanya kinagulugyukan tinigarin pa ng bitan ako sabay-sabay na pupuri dahil inako ng Kristong hari kaligtasan ng kanyang lipi bayan ngayon na pupuri sabay-sabay na pupuri sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa, pagunita kay San Clemente I, Papa at Martir. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kadakilaan mo'y nangingibabaw sa hanay ng tanang mga banal. Ipagkaalam mong ikagalak namin ang paggunita taon-taon kay Papa San Clemente na pari at martir ng anak mo yamang kanyang pinanindigan ang paghahain ginagalap niya sa iyo at kanyang pinatunayan sa buhay na itinuro niya sa mga tao sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok, bumagsak sa mga paa ng rebulto, at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog rin lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pa't naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak na batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, yan po ang inyong panaginip. At narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto.
Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin ito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kaharian ito ang buong digdig. Ang ibig naman sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito, mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng Haring Yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni naman. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Anapot hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yauntipak ng batong dumurog sa rebultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam sa inyo ng dakilang Diyos. Yan po ang iyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga nilikha. Awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga kalangitan. Awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo, awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Tapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pinag-usapan ng ilang mga tao ang templo, ang kahanga-hangang bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita niyan ay iguguho. Walang batong matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guru, kailan po mangyayari? At anong magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Mesiyas. At dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila, huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na kakilakilabot na bagay at mga kabilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas, binanggit hindi yung pero may salitang kahulugan ito, kasing kahulugan ito, pandemya, epidemya, peste, salot. Sinabi dito, magkakasalot sa iba't ibang dako. Eh, hindi ba yun ang ibig sabihin? Kasi nasa kasalukuyang panahon tayo, pandemya. Ibig sabihin, ang salot sa buong daigdig. Ano? At yung iba nagsabi, oh, parusa ng Diyos. Oh, malapit na magwakas ang mundo. Kasi, inapekto ang lahat. May naririnig kayong ganyang mga kuro-kuro. Ano sabi ng kwan? Hindi karaka-raka, hindi kagad, hindi kagyat ang katapusan. Ah, malalim na Tagalog yan. Ito na, matatapos na. Ang sinasabi ng Panginoon ay ang paghahanda sapagkat nandun tayo sa linggo, huling linggo ng sa susunod na linggo ay bagong taong liturhikal. Ang mga bagay na pangwakas. Maghanda tayo na panloob, nagdadasal, nakapagkumpisal, hinahanda natin ang mga malalapit sa ating buhay. Pandemya, peste, salot, epidemya, halalan. Tayo naman, iginugugulang lahat. Magkakaaway pa tayo. Dahil sa politika, mga kapangyarihan na mamamayagpag. Malakas tayo, sisip-sip tayo, babalimbing tayo. Yan ang sakit noon. Kapangyarihan. Kapangyarihang politikal. Sa ating unang pagbasa, sinusundan natin ang propetang si Daniel. Nandun sila sa Babilonya, tinapon. Si Daniel ay pinagkalooban ng biyaya ng Panginoon upang makainterpreta ng mga panaginip. Yung si Haring Nebuchadnezzar, may panaginip. O ano to? May bato.
may ginto, may pilak, may tanso, may metal, at ibang-ibang mga bakal. Anong ibig sabihin ito? Sabi ng propetang Daniel, ito ang interpretasyon, ito ang kahulugan. Kaya baka kanina, malilito kayo, ang dami mga imahen, mga larawan, ay nagkalo, nalito na kayo. Ito ang ibig sabihin. Ang kapangyarihan, ang kaharian, hindi tatagal. Mawawala din sa'yo yan. Yung si Nebuchadnezzar, makapangyarihan, mawawala ang kaharian. Papalitan yan. At yung pumalit sa kanya, papalitan din. At ang pumalit dito, papalitan din. Kaya nga, yung kaharian ng ginto, yung kaharian ng pilak, yung kaharian ng tanso, yung kaharian ng bato, yung kaharian ng metal, yung kaharian ng iba't ibang mga bakal, mawawala lahat sila. Kukupas, maagnas, at walang matitira. Yan ang aral ng kasaysayan. Kaya sa mga naghahanap ng political na kapangyarihan, kasama na po tayo dyan, pinag-aawayan yan. Isa lamang ang hari na mga hari, si Kristong hari, Biba Kristo Rey. Mabalik tayo rin, iugnay natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, gayon din. Makikipagdigma ka, kaharian laban sa kaharian, nasyon laban sa nasyon, bansa laban sa bansa, politika na naman na sisilaw, na loloko sa kapangyarihan, nalulunod sa kapangyarihan. Nasa poder tayo, tayong otoridad. Ang aral ni Jesus, hindi dyan itabiyan. Ano ba ang mahalaga? Darating ang katapusan. Darating ang paghuhukom. Ihanda natin ang ating sarili. Linisin natin sa pamamagitan ng kumpisal. Magsisi tayo. Yayain natin ang ating mga malalapit sa ating buhay na magsisi din. Ipalaganap ang debosyon sa Panginoon, ating munting komunidad. Haya mo na sila yung mga ambisyon, yung mga matataas, matatayog, mayayabang. Yung mga nasa taas, ano yung aral? Babagsak. Babagsak yan. At yung mga taong tinutulungan mo sa ibaba, yan ang itataas, itatanghal, itatangkok. Sige na po. Si San Clemente, Santo Papa, martir, nag-alay ng buhay. Matuto tayo ng katapangan, pagtataguyod ng Kristiyanong komunidad. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Clemente, mayroon pa isang santo, San Columbano, nawa po, tayo po'y maging handa, mapagkumbaba, sumusunod sa kalooban niya araw-araw, tumutulong sa mga nangailangan upang pagbati natin ito sa darating na Kristong hari sa buhay natin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Tugon po natin, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito, manalangin tayo.
Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging gabay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao naway makatakpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwin ang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Mula sa iyo, muling ihando sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwal at iyan. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang pag-alabi nito ang aming diwa sa ningas at pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Clemente sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan ni si San Clemente ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kat inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Lalong-lalo na si Doc Rolly Sabio at lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Clemente I, San Columbano, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyan po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Clemente sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pinagpintakasi ng may karamdaman, lingapin mo po ng aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay lubang
ay lubhang, ay sadyang makapangyarihan na nang ikay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mga hinaing at sa tulong po niya ay mga kaming takagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, atin ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mong anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito. Huwag maalala nila mga pangalan sa binyang na ikaw, liibig na paglilingkaroon bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre